which be, and thou be, and not the words of their heart. Can the rush grow up without mire? Can the flag grow without water? Whilst it is yet in his weakness, and not cut down, and withered before any other herb. So are the paths of all that forget God, and the hypocrite's hope shall perish. Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web. He shall lean upon his house, but it shall not stand. He shall hold it fast, but it shall not endure. He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden. His roots are wrapped about the hip, and seeth the place of stones. If he destroy him from his place, then he shall deny him, saying, I have not seen thee. Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others grow. Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evildoers. Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing. If he have a king, he shall be clothed. Shame and the dwelling place of the wicked shall come to naught. Pray, Lord, salamat sa inyong mga salita muli sa aming pagpatuloy. Series sa Job, Panginoon, na makita na po yung dapat tayong makita dito, Lord. Mga aral, Panginoon, na medyo sabihin natin malalim, Panginoon, dahil may pagkatalo. Makita namin dito ang banan nyo sinubukan si Job. At mahabang part, Panginoon, palitan po ng salita between his friends. So I pray na makita namin yung lesson dito, Lord, kung ano yung tama at mali, ano yung nasa gitna, kung ano man yung nawadang matutunan, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. So tuloy po natin ito. Hindi pa rin natapos kasi nga namalis kami kanina. Pero next week, hindi rin siguro kasi kasal sa umaga, sa hapon, fellowship. So baka yung ating sa, ano, saka na po yun. Teka. Baka sa, di ko alam, baka sa 25. Pero malamang Christmas message yun. Okay, anti-Christmas message. Ayaw tawagin anti-Christmas, pero Christmas message pa rin. Pero hindi tayo Christmas eh. So para malaman nyo rin yung ating stand dyan, tsaka yung message nga ng ano. So pero posibleng ano ko, sinong wala dito last, next, sa 25? Si Bud, aaralin nyo, no? Subukan nyo. Kasi, pero galing kayo malayo tsaka puyatan. So malabo yun. Huwag nyo i-risk. Paano yung mga ano? Sunduin ko na lang sila. Sige. Ikaw ba? Ayun yung ano? Ano yun? Ano yun? Ano na? Magusundo. Okay. Saan galing? Bulacan. Saan pumunta? Dito. Pwede ba natin masyaran? Invite? Ah, sige, pakinggan doon mo lang. Ha? Dating daan. Kahit na, malay na nga, iglesia eh. Ganun tayo dito, hindi tayo takot sa ano. Kinakonsider natin, kaya tinatanong natin, alam natin kung saan tayo magisimula. Okay, kasi inaral natin yung ibang mga folks, tsaka pananampalataya. So, ganun yan. Ganun yan. Iba sa atin, mayroon agad ano eh. Catholic yun, ano yun, ganyan. Yung mga sabi, mag-pray mo lang. Amen. So again, this time po ay, usapan natin gagawin sa 30 ha, pero okay lang sa aming pahinga din. Pero sa 23, pahinga talaga yan kasi pag-aandaan natin yung ano eh, 24. It's time, tuloy natin. Then answered Bildad. So ito po again yung first two chapters ng Job. Siya ay sinubok. Una, ano ba nangyari sa kanya? Namatayan ng 10 anak, namatay yung ibang niyang kahayupan, okay, pag-aari niya, ibang anak o iba sunog, pati mga servants niya. So walang kukumpara sa pagsubok ni Job. Pero sa chapter 2 naman, physical health niya tinira ng kaaway, no? At hinayaan naman ng Diyos yun. So kaya si Job ay nagpipighati ng gusto, no? Wala nang kukumpara kay Job. So kung pwedeng kayo po ay
naiisip nyo anytime. Kaya natin siniris to eh, bukod sa knowledge na mayroon dito sa Book of Job. Hindi na siniris namin ni Pastor to, parang ano na lang. Parang siniris din ni Pastor to, pero hindi katulad sa atin. Ano lang, parang meron siyang ano. Pero hindi namin isa-isa itong chapter natin. Pero pag alam mo yung mensahe ng Book of Job, napakaganda. But, sa unang, sa isang parte, yung pinakasikat dyan nga yung suffering ni Job. Binanggit yan sa Book of Hebrews ba yun? Maalala. Okay. Hindi, sa Peter ka tayo. Ngayon natin. Binanggit yan sa New Testament. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Ha? You have also sa James and then sa James. Kaya pamilyar, di ba? Patience of Job pala, okay. So, totoong tao po to, kilala siya, binanggit din sa ibang books of the Old Testament, ha? Sa Ezekiel, ayun ang righteousness naman na sinabi doon, di ba? Si Daniel, tsaka si Job, tsaka yun, Noah, tatlong binanggit na sa Ezekiel, ilang beses, dalawa, tatlo. Anyway, so yung po kilala si Job, siya ay matalino, pero siya rin ay upright, perfect and upright nga, di ba? Yung title natin ng one eh. Perfect and upright. Pero siya yung sinubok ng Diyos. Ano mangyayari sa sinubok ng Diyos? Depende kung anong gagawin mo sa pagsubok ng Diyos. Amen? So si Job, tinanggap niya yung kaso. Hindi lang yung mismong pagsubok niya is yung hell, tsaka yung namatayin siya and lugi siya. Naubusan siya ng ano eh. Hindi na natapos. Again, sabi nga sa inyo, from chapter 3 hanggang chapter 3, ano ba to, 40? Okay, tama. 42. Pero sa chapter 38 pa lang, alam ko sumagot na ang Diyos dito eh. Of 49. Yan. 37. So, yung usapan po nung magkakaibigan, palitan po yan. So, nauna na tayo kay Eliphaz, dalawang chapter, and then si Job, dalawang chapter. And then ngayon, nandito na tayo kay Bildad. Okay, again, huwag niyo papangalanan yung, asa, yung ano niyo, anak niyo ng Bildad so far. Okay, hindi maganda. Kaya sila yung kaibigan ni Job. So, magsasalitan lang po sila dyan. At yung wisdom na makakuha natin dito sa mga exchange of ideas and yun ang ating focus. Ngayon naman, sa chapter 8 lang po tayo. Again, si Bildad ay friend ni Job, pangalawa. May mga sabihan siya dito mga katotohanan, pero katulad ng kay Eliphaz last time, sublime po yung application nila. Yun lang ang summary niyan. Okay, kaya madali natin maintindihan. So ito na, and Bildad the Shuhite and said, how long will thou speak these things and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind? Nakarinig na ba kayo ng mahangin tong taong to? Diba? Ano sabihin mahangin, mayabang sa atin yun. Dito, not necessarily, parang sinasabi lang niya dyan, magaling magsalita si Job eh. Powerful ang kanya sinasabi. Pero obviously, sinasabi ni Bildad, parang nagdududa siya. Parang sinabi niya, gano'ng kapatagal magsalita? Ibig sabihin na, naaasal na ako sa'yo, parang gano'n. Dahil mo sinasabi. Natindi po yung exchange nito eh. So, ano man lesson pwede natin dito? Tama ba sabihin niya ibang tao na ganyan? Depende. Kung tama siya, wag, una. At kahit mali siya, huwag nyo namang bubungaran yan. Okay? Ngayon, kung nakailang palitan na, katulad nito, medyo pwede na rin. Okay? Pero again, soul winning, na-observe nyo naman tayo. Diba? Nakakita nyo yun. So, ang ginagawa ko, binabalik ko sila sa usapang matinulang. Usapan tayo, ano ba tama at ano mali. Pag nag-accuse na, balik mo lang ulit sa ano, makukuha nila yon. Pag hindi sila sumasagot dun sa line of argument mo, malamang, at yung ganun ang style mo, katulad yung ginagawa ko, binabalik ko sa usapang tama ba itong mali, bakit ganyan? At hindi sila sumasagot, may clue ka na, malamang ramdam niya na yon na nasa mali siya, at
hindi na kayang sagutin. Okay, so again, hindi natin ginagawa yun sa taong ano, kung mautulungan natin siya at ang problema lang ay walang pangunawa, di tayo magbigay ng pangunawa. Pero pag dumating na yung time na kumukonta na yung will niya sa atin, kaya pa, tutay mo, pero never kang maging bildad. Okay? Tumahimik ka na, parang ganun. Anyway, tuloy natin to. So ito pa yung title pala natin ngayon, hapon. That God pervert judgment, or that the Almighty pervert justice. So dalawang way of saying the same truth. Yung Almighty, ang Diyos yun. Pervert is baliktad, or it twist, or i-corrupt. Okay, ito tingnan ko natin dito. Pero ano yung justice? Lagi natin sinasama yun sa nag-timer na po ako para sigurado. Tingnan natin sa pervert. Madalas tawag sa mga bakla, pervert, di ba? So, sabihin, a person's behavior deviates from what is acceptable. Hindi, yan. Hindi tayo sa verb, no? Pervert morally nga. Ayan nga yung corrupt morally. Okay, nasabi ko na. So, pag sinabing corrupt, sinisira, okay, demoralize, yan. So, minsan may kinalaman talaga sa sex sins. Okay, ganun yung dito. Pero, totoo rin yun. Yun na yun. Okay, so, pag judgment, paano may pa-pervert yung judgment? Yung magandang maayos na judgment ay malinaw, maliwanag, maayos, at pag in-apply, patuloy na naging na-experience sa soul winning, dapat parusahan. Dapat ganun eh. Sa panahon natin ngayon, kahit mga politika, sila pa yung politiko, sila yung malalakas ang loob. Magit kanina umaga yung wealth fund na yan, Mahalaga fund, ganyan. So, halatang-halatang gagamitin na naman yung kanilang kapangyarihan sa paggawa ng batas para mangurakot. Pero still, parang wala tayong magawa. Depende kasi yan kung sino lumalaban sa kanila. So, kung Pilipinas, kahit anong bansa, pag yan ay punong-puno na ng tao na nakikisakay na dyan, okay yun, mukhang corrupt sila, pero makisakay kaya tayo. Wala na tayong mangyayari sa atin niya. Kawawa yung mga mahirap, and when I say mahirap, yung mga tao walang magagawa tulad natin. But obviously, hindi naman tayo totally walang magagawa. So, kaya practice natin yung karapatan natin. But anyway, ang perversion ng judgment, ibig sabihin, ito yung tama, binago mo. Okay? Ang ganda example, parang yung ano na lang, di pa rin ako makamove on ng Thursday. So, di ba sinabi ko lang, kasi parang maintindihan rin ng mga bata, para simple-simple lang. Sabi ko sa NIV, may mali po yan, gusto niya point out ko. So, nag-point ako ng mga ilang mali, nasabi sa akin, ano, sabi mo, lachong, mali. Lachong, mali, mali, ito lachong. Hindi nga po lahat, meron lang pong hindi, sabi mo, lahat mali. Yan. Kasi siya rin nagsasabi na, eh, sinulat lang naman tao yan, kahit siyang King James, mali yan. Ang sinasabi mo, di ba? Sabi niya, ang sinasabi niyo, kayo lang yung tama. Kasi kayo lang ano, so sa inyo nang galing, kayo lang yung tunay. Kasi kayo lang yung merong, na tamang Bible. Una, hindi ko sinabi yung, pwede ko rin sagutin yung, kaso hindi na siya nakikinig. Okay, so, yung tama yung judgment sa supposedly yung ating presentation, pero pinapervert na. Okay, marami pang gusto marami pang example, katulad ng kaligtasan naman. Ang kaligtasan ay by faith, yung good works, maganda yan, pero hindi kasama sa pananampalataya yan. Yung repentance, kailan lang ay na binibigyan nila ng ibang kahulugan. So, ang pinaka-example na original talaga dyan yung Catholic, ang sinabi nila dyan, yung repentance, kahit tingnan nyo yan sa kanilang Catholic Encyclopedia, yung repentance is equal to penance. At anong penance? Hatawin mo yung sarili mo. Parusahan mo yung sarili mo. Mas malayo to. Yung repentance naman ng iba, magsisis lahat ng kasalanan. So, medyo malapit, pero sablay pa rin pag in-apply mo sa kaligtasan. Nakita nyo yun? So, kit and twist. May tama eh. Pag repent, ibig sabihin, ayaw mo yun, negative. Ama, so, magta-turn ka. Kaso yung iba, sinama na lahat, pati kasalanan. And therefore, again, okay mag-repent sa kasalanan, ha? Sinasabi natin, hindi yung requirement sa kaligtasan, para lang malinaw. Ano pang, anong perversion ng judgment? Ito, kunwari, especially judge, okay? So, nagpresenta ng dalawang panig, nagpresenta ng ebidensya, nagpresenta ng ebidensya. So, ano na yan? Pasinungalingan na yan, ma-pervert, tapos ganun din. Pag nakita ko yung evidence, ha, bilang husgurado, ikaw mag-judges yan, walang magko-question sa'yo. Alam nyo ba yan? Unless i-appeal, of course, sa higher court.
So still, ang justice supposedly, palusaan yung tamang nagkasala and then tamang palusa. Pag pinervert yan, mabaliktad yan. Okay? So marami na po nangyaring ganun. At kami mismo ay biktima niyan. Nakawento ko na sa inyo yan. Nabangga kami ng kotse, kami ang nagbayad. So yan yan. So ang tanong ngayon, ito yung sana mag-resonate sa ating ngayong hapon. Tanong lang to, pero obvious naman yung sagot. Okay? Pero again ha, mali yung application nito kay Bildad, kay Job. Ang patama ni Bildad kay Job, ang Diyos ay hindi nagpo-pervert ng judgment. Tama naman yun. Kaya, dahil nagkasala ka siguro, kaya hinusga ka ng Diyos. Yun ang mali doon. Pero ang tama dito, talaga naman ang Diyos ay hindi nagpo-pervert ng judgment. Tandaan natin yun. Lagi. Pag medyo naiisip mo, ang Diyos ay may konting mali, may panig, may favoritism. Ano pa yung medyo na ano ng iba dyan? Ang Calvinist naman, parang unjust ng Diyos, na parang pinili niya na yung maligtas. Anytime na sumagi sa utak niyo, mali na yun agad. Never na ano tawag dito, i-entertain niyo sa utak niyo yung idea na ang Diyos ay magkakamali at lalo na yung judgment eh, ipe-pervert niya. So, isa sa mga ano ng Diyos ay just niya eh. Isa yun sa mga title niya. So, siya yung pinaka-pinaka tamang maghusga. Okay? Magpaparusa kung kailangan magparusa. Kung hindi, hindi. Iligtas ang dapat iligtas. Siya yung mag-judge po niyan. At tama lagi yun. Pag hindi siya tama dyan, wala nang kwenta lahat ng judgment natin. Kasi wala nang tagpapababasihan. Tuloy natin, sabi niyo, if thy children have sinned against him, ito na. Yung sabi ko mga banat ng ni Bildad, na pinagpapalagay niya nagkamali si Job kahit hindi. Pero again, may tama siya kung tama yung application niya. Pero again, this time kay Job, hindi tama application ng kanyang mga kaibigan. Friends, if thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression, if thou wouldest seek unto God betimes, and make thy supplications to the Almighty. So tuloy-tuloy ito eh. Kung yung mga anak mo na, alam na nga sa anak niya, pinatay. Kung nagkasala sila at sila ipinatay ng Diyos, parang ganun, cast them away for their transgression, pinarusahan sila. If thou wouldest seek unto God betimes and make thy supplication to the Almighty, kung ikaw naman ay hinahanap mo ang Diyos, pag sabi betimes mo, maaga lang yan, early or on time, ganun po yan. And make thy supplication to the Almighty, kung nag-pray ka sa Kanya. If thou wert pure and upright, kung ikaw ay walang kasalanan, surely now he would awake for thee. Ano sabihin nun? Sino dito mahirap gisingin? Taas ng kamay. O, ituro nyo na lang yung ano, gusto yung ituro. Yan. Lahat naman tayo, lalo mga bata, okay, lalo yung mga binata, pagpagod yan, mahirap yan, gisingin, matanda, ano na yan, madali na ano yan. Okay? So, pero sinasabi lang dito ni Bildad, napapasagi niya, mali naman, dahil hindi eksakto kay, ano, no? Kay Job. Pero again, may katotohanan. Pag ikaw daw ay upright and pure, una, hindi naman matulog ang Diyos. Pero again, inaano niya eh, ginagamit niyang illustration ba, kahit daw natulog ang Diyos, gigising niya para sa'yo lang. Kasi upright ka eh. Kaya obvious lang, hiwating niya kay Job, hindi ka upright, hindi ka pure. Make the habitation of thy righteousness prosperous. Eh, nalugi ka eh, kaya hindi ka upright. So again, mali sa case ni Job. Pero yun ang sinasabi niya, which is, yun sinasabi ni Bildad, again, totoo sa maraming pagkakataon. Nagkataon lang kay Job, hindi. Okay, nakakasunod ba iba? Tuloy natin to for inquire. Yung sinabi inquire, magtanong-tanong ka. O sa ngayon sa atin, mag-google ka, ganun na lang. Eh. Mag-research. Rules research daw, Google lang. Pero in a way, kasi nga, ginawa na ni Google yun. Magsama-sama niya. But anyway. So, magtanong-tanong ka nga. I pray thee. Sige, magtanong ka. Of the former age. Okay, mga nakarang panahon. And prepare thyself to solve. Sabi yung search eh. Of their fathers. So, yung mga matandang tao daw, magtanong ka. Hanapin mo yung sagot dito. For we are but of yesterday and know nothing. Tama naman, no? Again, tama siya in a way. Kasi maganda, magtanong ka sa matanda. Kasi tayo daw, bata lang tayo eh.
Obviously, medyo may exaggerated, kahapon lang tayo pinanganak. Hindi naman, pero kumpara sa ating mga matanda, tayo walang alam. Nakikinig ba, mga bata? So, kayo, huwag kayong maiging, lalo na huwag kayong mangangahas na bastusin yung mga matanda. Okay? Kasi wala ka pang alam kumpara sa kanila. Lalo na pag godly yan. Ayun. So, ano daw gusto niya mangyari? Know nothing because our days upon earth are shadows. So, sinabi lang, ibig sabihin lang, parang mabilis lang tayo nawawala sa earth. So, kaya kung gusto mo talaga malaman yung katotohanan, magtanong-tanong ka, ano ka sa history books, kung ano man yan. Shall not they teach thee and tell thee and utter words out of their heart? So, pag nagtanong ka daw, nag-research ka sa history, ano ba daw nangyayari? Talinhaga ito, no? Can the rush grow up without mire? Ano yung mire? Ha? Tama. Yeah, di ba? Yung dyan daw mahilig yung baboy according sa Bible din, di ba? Wallowing in the mire. Ano yung rush? Yan, di ko na-expect na alam natin yan. Pero ano lang yan, halaman na mabilis, umusbong, at gusto niya matubig. Ha? Tambo ang rush. Ay, basta mga ano yan, hindi common yan, hindi ako nakakita niya, pero nakita ko sa Wikipedia. Ha? Ligaw na damo. Kung ano man yan. Pero nakita ko yan sa ano eh. Mabilis lang siyang mag-shoot, mag-ano. Pero kailangan gusto niya maraming, syempre, lupa and maraming tubig. Kaya pag nagtanong siya ngayon, can the rush grow out without mire? Obviously, ang sagot ay, hindi. Can the flag grow without water? Nag-grow ba ang flag? Yung flag ng Pilipinas, syempre, hindi. Pero yung flag dyan, again, halaman yan. Okay? Dami na natunan ngayon, no? So, obviously, hindi. While it, mamaya tayo sa, ano niya, sundan lang natin yung sinasabi niya, while it is yet in its greenness. Ano yung greenness? Sariwa pa, tama, no? So, itong mga binanggit niya, mga halaman, and not cut down, so, ibig sabihin, habang siya ay buhay pa, it withered before any other herb. So, ibig sabihin, mabilis itong umusbong, pero ang dali din itong mamatay. Okay? So are the paths of all that forget God. So tama naman. So yung mga tao daw na nakalimot sa Diyos, mga makinig, mga balak, mag-backslider, balak na mag-backslide, ha? Huwag yun ang balakin. Yan ang sinabi ng Bible. Again, hindi lang tama yung application kay Job, pero totoo po yan. Yung mga tao nakalimot sa Diyos, paulit-ulit po yan, i-search nyo yung forget God. Ayan yung sagot lagi sa problema ng Israel. Binabasa niya yung Bible niya paulit-ulit. Bakit yun? Bakit yung yasok niyo? Bakit sila pinatay? Bakit sila inubos? Because they forget God. Andun na sila. Binigay sa kanilang batas yung Bible, yung testimony ng Diyos. Pinagpala sila sa for how many time. Sa kanilang pinagkatiwala yung ganong testimony, yung Bible, and then yung ganong heritage. Ginawa nila yun. Di naman bigla ang pinagpala sila ng Diyos eh. So supposedly alam nila yon. Sa panahon natin, yan daw yung US daw. Kasi sila yung mayaman ngayon, tsaka sila yung pinagpala kahit paano. Totoo po yun. Maraming heritage dyan sa US, una sa UK, and then sa UK, sa Europe. Marami dyan po, mga Christian nation po yan. Nakalimutan nila ang Diyos, ubos sila. And then sa US daw, kaya sa US kasi lumalaban to po yung mga kapatid doon. Kaya, pero yun ang warning sa kanila, kahit sino ka pa. Pag nakalimutan mo ang Diyos, ngayon pinagpapala ka, nagyabang ka, kunwari si Jamie, umama na, ayun, talino ko talaga eh. Oh, ibilin pa lang ng wigo yung tatay niya. Si umabang, nakata ko dyan eh, mga tao dyan. Andito yung level ko eh, andito sila, hindi. Nakalimot si, sana hindi, no? Nakalimot sa Panginoon. Ano daw mangyayari sa'yo? Para kang alaman na sariwang sariwa mamamatay. And ano kung pinapanood nyo po, nakapapaganda yung series natin sa ano, sa JJX. Obviously iba yung ating ano doon approach, pero kung gusto yung mga additional, salamat sa mga sumasama doon. Maganda po yung banat natin doon, kaya naka-record naman yan dyan. So doon kasi kami last time sa siniseries ko yung kay Jesus, yung ano tawag dito, Enemies of the Truth.
So, una doon, mga hypocrite, yan. Okay? And the hypocrite's hope shall perish. So, again, patama po kay Job yun. Tama naman siya, again, kung hindi kay Job. Kasi hindi niya alam lahat na nangyari kay Job. Eh. Kung paano inalaw ng Diyos na siya ay talaga namang malugi, magkasakit, hindi niya alam kasi yun eh. Nagpalagay lang sila, so mali. Pero still, may katotohanan to. Kasi talaga yung mga hypocrites hope shall perish. Makikita niyo rin sa Proverbs yan, alala niyo. Paulit-ulit nga yun. Kaya, tama yan. So, huwag tayong makakalimot sa Diyos. Amen? Kahit tayo mamang kayo, kung si Kuya Jun, nag-boom yung business. Hindi po imposible yan. Dami natin nakitang ganyan pag pinaburang ka talaga ng Diyos at ng tao. Ang problema, huwag ka namang makakalimot. Ganun yung kwento ni Pastor sa isang member namin doon, sige na sabihin. Ganun daw talaga yun. Sabi ni Pastor, pinapaulit-ulit niya, malamang totoo yun. Kasi nang mahirap pa po yung pamilya niya, sinaga niya, pinanalangin niya. Yun lang, nung mayaman ha, hindi na siya pinapansin. So, kaya, hindi ko na inabutan yun. Pero sinamayan niya, kilala yun. So, sana huwag kayo makalimot. Ewan ko, pag bumagsak yung judgment ng Diyos. Amen? Huwag naman. Kung ano yung yaman mo ngayon, ano ba yan? Saglit lang yan. E sabi dyan, whose hope, ang pinutukoy pa nito, yung mga hypocrite at yung mga nakalimot sa Diyos, ha? Whose hope shall be cut off? Ano yung hope mo? For example, yan, sabi nga ni Pastor Anderson, magaling, sabi niya. Kasi siya, wala siyang ipon. Ako din, ganun. Ang nag-invest niya sa Panginoon at sa ministry. Alam niyo ba yung mga mayaman, ang investment niya, parang nabagit ko rin na yung Mahalika fan, will invest, invest yan. Yung mga nag-invest sa Facebook ngayon, nalugi, 70%, bagsak eh. Buti nga. Diba? Amen? Hindi ako natutuwang ano ha, pero in a way. Kasi, nag-ano sila dun eh. Alam nyo naman, gano'ng kawigad yung Facebook ng mga nakalang araw, binibenta yung data ng tao, tapos pinipigilan pa yung mga Christian posts. Meron akong nakita dun sa mga friends ko kasi gano'n, mga addict eh. Nag-post lang ng Bible verse, nilagyan ng ano, blinak, sabi, warning. Alam nyo yung mga gano'ng ano sa Facebook, yung ano, yung sa akin, mga post ko ba may gano'n? Wala? Ba't kaya? Hindi, iba tinatanggal eh. Ngayon na ako post gano'n, binablock nila sabihin, ano? Ha? Hate speech. Tsaka yung ano sabihin, may warning muna bago mo pakita. Eh, ba't may warning nito? May ano lang, nagbigay lang ng Bible verse. So, hindi nyo po sabihin algorithm lang yun. Kasi, ano nakita nila doon sa, may God lang, may the Lord, tapos blinak na. Anyway, nalogi sila. Totoo rin yun. Pag, ibig sabihin kasi, no, ang hope nila po, yung, alam nyo ba yung nag-invest-invest? Hindi po masyadong alam yan. So, hindi pa nakakaalam, ganito po yan. Parang, kaya katulad niya, wag naman sana, no? Then, hindi ako sige invest kasi. Ano ba? Ano bang uso? Kung naya, face mask. Okay? Nag-business akong face mask, alam ko magla-lockdown. Paano mo nalaman? Yun ang tanong. Ano ka? Kakontsaba ka ba? But anyway, kunwari lang, nalaman ko, bumili akong maraming face mask kasi alam ko, pipilitin nila yung mga mag-face mask. Hindi, siyempre. Ikita ako. Eh, napasobra yung aking ano, bili. Tapos biglang nawala na. Anong mangyayari? Ubus. Niugi ako, di ba? At sana ganyan mangyayari sa mga to. So, formally. Ganon siya sabi ng Bible. Pag itong mga loko-lokon to, yung hope nila, ibig sabihin, umaasa yun, nagbibilang na po ng pera yan pag nabenta to. Ganito yan. Pag sinabi, hope shall be cut off, ubus. Patay or ubus, putol, ganun lang yon. Whose trust shall be a spider's web. Ano ba yung spider's web? Ha? Okay. Agyo nga. Anong kinilaman nun? Hindi madaling maintindihan. Pero tingnan natin yung next verse. Okay? He shall lean upon his house. Okay? Kung na itong bahay natin. Okay. Eh iba, umaposte pa sa sasakyan, di pala sa kanila. Pero sabihin niyan, dapat ang bahay is matibay, di ba? May sabi dyan, but it shall not stand. Pag ganyan mo, natumba. And he shall hold it fast. Eh, natumba. Ayusin ko. But it shall not endure. So, hindi pa rin
So, ganyan daw po yan. Akala mo nagtitiwala ka dyan sa investment na yan, hindi naman sa Diyos. So, balik tayo muna sa spider's web. Alam nyo na. Sa ating mga Pilipino, may tinatawag tayong parang bahay ng gagamba ba yun? Posporo, di ba? Ang bahay ng posporo. So, hindi po nalilait, ha? So, ano lang, yun po yung tawag nila pag yung ano nga, yung sabihin, hindi matibay. Okay, so anyway, yung ganun ang ano nyo ngayon, pag-pray nyo rin, no? Bibigyan din kayo ng bahay na malaki pa sa ano, mansion. Tapat lang kayo sa Panginoon, totoo po yan. Okay, nabanggit ko nga yung ano yun. Yung pangalanan, eh, na, ano, si Pastor kasi, pinangalanan nyo na kasi talagang ano, iniwan. Hindi ko rin nakalimutan kami pangalan, pero anyway, ganun po yung ginawa, eh. So, yun, yumaman, nakalimutan ng Diyos. So, kaya parang hinihintay ni Pastor kung ano magiging judgment doon. Hindi na yung pinapanalangin, pero, di ba, parang ano, nakikinita-kinita muna, eh. Anong gagawin ng Diyos dito sa mga to? Ayun. So, kahit matibay yung bahay nila, pag ang Diyos ang nagparusa, baliwala yan. He is green before the sun and his branch shooteth forth in his garden. Medyo bumalik tayo sa halaman. Okay? So again, pag green, tama yung sabi kanina, either nagbubunga, sariwa, okay? He is green before the sun. Ano yung sabihin nun? Yung mga halaman po na gusto ng araw, gumalago po yan. In his branch shooteth forth in his garden. So, malusog. His roots are wrapped about the hip and seeth the places of stone. Ganito po yan. Pag naghahalaman ka po, pag sinisigurado mo, yung iba pong halaman ko dyan, gusto kong siguradong, alam na, masecure. Na hindi, kasi minsan yung pusa, saka mga daga. So, nilagyan ko ng bato. Amen? Tapos yung, para siguradong hindi makakain yung kung ano, yung sinasabi lang, pag sinabi pong hip is, parang ano lang yan. Binabakuran mo, parang ganun. Okay, so kaya pag binasa po ito lahat, ibig sabihin, iniingatan niya yung kanyang sarili kasi yung tinutukoy na halaman dito siya. Okay? So, malamang sa hindi ito, may yaman, dinidescribe niya. Pero, nakalimot sa Diyos. If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, I have not seen thee. So, yun na, pag dumating daw yung problema niya, at siya ay pinarusahan na at nawala na yung mga ano niya, kayamanan, kung ano man yung pinagkakatiwalaan niya, tapos babalik siya. Oh, sino ka? Ah, ito na pa yung ganun. Kunwari yung, example ko lang yung ano. Ayaw ko mag-example ng ganito, pero inaisip ko yung katulad yung ano, yung na-elit yung bahay mo, example, ganun, diba? So, huwag nang mangyari sa kahit sino sa atin dito. Kasi kami, ito, naka-mortgage to eh. Eh, nangyari dito eh, di ba? Parang, uy, akin yan dati eh. Darating yung panahon, di na sa'yo yun. Tapos pagbalik mo, kasi dito minsan, ang dami naghahanap doon sa dating may-ari. Andiyan po ba si ano? Wala na. Eh, pag bumalik sila dito, paano? Pwede ba? Hindi na sila kilala ng ano dito. So, nakikita niyo yung ano ng Bible, ang galing eh. Lahat ng anggulo, dinidescribe niya para tayo naman yung palalahanan na, hoy, huwag kang mayabang yung tinatangkilik mo ngayon. Okay? Diba naman, pag nabenta yung anong nabenta nila, diba? Wala na, hindi na sa kanila. At least may pera, eh. Sana hindi maubos, diba? Tuloy lang natin, patapos na ito eh. Makibasa po, ready, go. Behold, this is the joy of his faith, and out of the earth shall others rule. So again, halaman pa rin ng ano, picture. So, ibig sabihin, may saya siya sa ganung bagay, pero, ano na, kahit po yung maitibay na halaman, katulad nung halaman natin sa harap, una, uso yung kasi mga santan eh. Eh, napangitan ako, inalis ko. Alam niyo, ganun yun. Eh, parang established na siya dyan eh. Pero pag talagang ano, in-uproot.
So, huwag kayong mayabang yun lang sinasabi ni Bildad. Again, mali yung kanyang patungkol sa Diyos, pero may katotohanan din. So, huwag mayabang. Amen? Ganun din, lagi sinasabi din sa pastor sa ministry. Ngayon, sino magaling dito? Okay? Walang magaling, isa lang magaling. Sabi ni pastor lagi. Para maintindihan natin, kasi minsan, yun nga, kung sino yung nakatayo ngayon, magaling. Okay? Salamat si DM, ginagamit ito. Mabilis kasi nga eh. Kaya huwag magyayabang. Amen? Okay? Okay lang magbago-bago ng hairstyle. Huwag lang mayabang. Pakisarado po. So kaya dyan, behold, God will not cast away a perfect man. Totoo naman. So pero, parang sinasabi ngayon ni Job, ni Bildad, sinasabi ni Bildad kay Job, hindi ka perfect, baliktad sa sinasabi ng Diyos kay Job. Matindi, no? Huwag kayong ganun. Again, kung may inaisip kayong husgaan yung ibang tao, at least mag-isip muna, magtanong. Huwag mabilis yung judgment. Itong tatlong to, nagkamali sila, may dumagdag pa dito later, Elihu. So, wag. Ganda na sinabi mo, mali naman. Hindi ako tulad sinasabi nila, tama yun eh. Kaso, mali. Hindi ito. Sabi nga nila sa English, barking at the wrong tree. Inindihan niyo ba yan? Barking at the wrong tree. Kasi hindi nakakalam, yung aso daw minsan, okay lang tumahol, pero ba't dyan? Dapat dito. Mali eh, wag dyan. So, yan. Neither will he help the evildoers. So, ang bigat. Paano sinasabi niya? Si Job, evildoer. So, hindi ka natulungan ng Diyos kasi masama ka eh. Patay. Ang bigat. Hindi niya alam. Sinusubok lang pala ng Diyos si Job. Pero again, ha, totoo po ito. Ha. Kung hindi niya na-apply kay Job, totoo po ito. Ang Diyos, pag perfect ka, ibig sabihin, unless nga, again, sinubok ka. Pero madalas ay hindi. By default, maayos ka tapos etche pwede kang, hindi ganun ng Diyos. Okay, again, 1 Corinthians 15:58. Neither we have the evildoers, hindi ka tutulungan pag loko-loko ka. Okay, ngayon may mga exemption, katulad nga nung mga ginamit din ng Panginoon, na tulad ni Nebuchadnezzar, di ba, pinagpala siya ng Diyos, hinanda siya ng Diyos, para patusahan yung ibang nation. Pero bandang huli, pinatusahan din sila. So, hindi ganun, ha? Till he fill thy mouth, tapos na tayo. Till he filled thy mouth with laughing and thy lips with rejoicing. Ibig sabihin niya, kahihinatnan daw ng matinong tao, bubusugin daw yan ng Diyos ng kasiyahan. Tama na naman. Pero again, ba't niya sinasabi kay Job? Kung alam niyo yung chapter 41 and 42, dapat hindi niya in-apply kay Job doon kasi pagpapalain ulit si Job. Amen? Last, they that hate thee shall be clothed with shame, and the dwelling place of the wicked shall come to naught. So, pagdating naman sa mga kalaban natin, kung ikaw daw ay righteous, ang dapat mangyari yan by default, at again, tama ito kung dinapply kay Job, ang mangyayari dyan, yung mga galit daw sa mga righteous, ano daw, will be clothed with shame. Ibig sabihin, mahihiya sila. Tama nga naman. For example, sino ba yung dating, si Jesus, maraming galit sa kanya, pinapatay nga siya, bandang huli, na-exalt siya sa langit. Eh kung alam ng mga nagpapatay sa kanya yun, takot na yun, kung nagawa niya yun, anong gagawin sa atin ito, pagbalik nito. Okay? At ano pa? Ano ba maganda example dito? Si Joseph, alam niyo si Joseph, di ba? So, siya ay kinagalitan, siya ay binenta, gusto nga siyang patayin. Kaya nanginig po yung mga kapatid niya eh. Ipinatay natin ito, binenta natin. Ngayon, hari na. Or kung ano man niya, prime minister. Nanginginig sila, kaya nung matay na yung tatay nila, hari tayo kay Joseph. So, ganun po yan. Pag yung mga galit sa'yo, tapos ikaw yung righteous talaga, at binigay ka na, or dinala ka sa ng Diyos sa ganung katayuan na ikaw naman ngayon yung naitaas, mahihiya ngayon yung mga kalaban ngayon. So, apply natin sa sarili natin yan. Again, kung may kalaban tayo, kung matutulungan sila, tulungan nyo lang. Kung hindi na, paano reprobate? Wala nang pag-asa yun. Reprobate nga. Ngayon, kung
kung nakikita nila na or tuloy-tuloy pa rin sila, no? Siguro doon mo lang nasa tama kang standing with God ngayon. Pwede mo na i-picture 'yan later, mahihiya, makapahiya din 'yan. Amen. So tag tayo naman again. Kung may pagkakataon ka na ikaw na yung on top, nakita mo na sila. For example, yung malalait sa'yo, may ganong kwento na naman si Pastor eh. Kwento ni Pastor. Kasi dati mahirap daw sila ganyan. Tapos nilalait daw siya ng mga pinsan niya ganyan. And then, bandang huli, kaya ang ginawa daw niya, nung nakabili siya ng monte, pinarada daw niya sa amin. Sinadya daw niya talaga siya nagsabi. Pero di ko alam gagawin ko yun. Pero sa akin naman, wala naman yun. So, ibig sabihin, huwag mo nang mag-ibang masyado. Amen. Kasi, hindi ka na si Pastor, pero ano lang, example lang. So, pag naitas ka na at alam nilang Diyos ang gumawa nun, mahihiya sila. Kaya, huwag tayong ganun din. Huwag tayong malait. Kaya ako yung mga bata, lagi sinasabi sa inyo, yung mga kalaro-kalaro nyo ngayon, baka nilalait nyo. Pag yan, naging, ano, pinagpala yan, ano ka? Muna, pinatinutokso mo ko na rin si, ano, sino nag-aasaran dito? Gawin ko example. Sino? Si Rafi at Julia. Kapatid dyan eh. Ah, sige. Iba na lang. Kunwari lang. Kunwari. Eh, kunwari si Kenneth daw. Tsaka si Juliana. Inaasal. Sino nang aasal? Kunwari si Kenneth. Inaasal si Julia. Ano? Ah, late mo naman. Late mo naman. Paglaki pala ni Julia. Ang ganda pala ni Julia. Si Kenneth ngayon. Juliana pala. Sabi ni Kenneth, nako. Patay ako. Hindi ako ma... O kaya si Juliana naman, inaasal si Kenneth kunwari. Ay, si Kenneth. Ano bang inaasal mo kay Kenneth? Gagawin sabihin sa akin, gagawin sa malaman. Kunwari lang, okay? Tapos banda, pinagpala ba si Kenneth, oh. Wala. So, naintindihan niyo yung sinasabi ko? So, kung talagang tama ka, tahimik ka na lang, pray mo lang, makutulungan pa nga siya. Ganun po ang technique sa totoo lang. Natutunan ko rin sa mga likod ng Diyos yan. Hindi mo kailangan ng pamuka sa kanila kung gusto mong pamuka sa kanila. At yung mga napansin ko na ganun ang attitude, yung mga ganun din, sila talaga yung mapahiya po, sa totoo lang. Sila yung mapahiya doon. Kasi nga, mali yung attitude mo. Hindi lang Diyos ay mabuti, siya ay just, bandang huli siya magbibigay ng kung ano dapat. Okay, tapos na natin. Ayun na pala. And the dwelling place of the wicked shall come to naught. Ulitin lang natin yung kanina. Dwelling place, bahay. Okay, saan yung magandang bahay? Yung nakakwentuhan ko pala yung, ano, saan ba yun? Ayan, sa last Saturday, di ba, nag-ano tayo? Riverbanks. Yung natanda nga doon. Yabang, dahil kinakwento sa akin eh. Nalala ko lang yung Providence Village, napakaganda daw niya, napakayaman. Ngayon, wala nang bumibili. Eh kung nag-invest ka lahat ng buhay mo doon, pinagyayabang mo. Di ba yung artista, sino ang artista dyan? Yung niligtas pa daw dapat ng jet ski. Sino man yun? Ang ganda ng bahay mo ha, pag ang Diyos. Ano yung come to note? Yun na nga, nawala ang value po doon sa Providence Village daw sa Marikina. Kasi talagang sikat sa buong Pilipinas na binabaha. At sana tayo, hindi na, no? Gusto namin pag binabaha ka, wicked ka. Sinasabi ko, kahit pa, palagi man dito ka, pag dumating yung panahon na ganun talaga, ikaw din. Again, pag ang Diyos ang kumilos, okay? Huwag kang mayabang. So, nag-iisip ako ng example eh. Yun na yun. Basta huwag tayong mayabang. Man, kahit ano pang marating mo, babagsak ka rin, mamatay ka rin. At sana ligtas, pero kung hindi, patay lalo sa impyerno. So, yun lang. Again, mga makatotohanan ng salita to, kaso lang mali application. Kapatuloy po natin next time yan. Sana natuto tayo kay Job. So, ayun. Wala pa akong 50 minutes. Tama? Okay, so okay na yan. So, again, next week, dami tayong pag-aandaan.
Tanong? Ha? Natuloy na kayo. Amen. Tayo natin itong dalawa. At sila na rin. Again, buong pamilya na nilaling din. Sana kay Bibitaw, ha? Kinabahan ako ng Thursday, actually. So, pinag-pray ko lang, sabi ko sa mga nakakalam. Napanghinayang naman kung sakaling ano. Pero yun, laban lang. Doon ka sa tamang laban. Sorry again, di ko natapos pa yung aking preaching about help, getting help, helping and getting help. Next year na yun. Kaya nasabi ko naman yung gusto ko sabihin kanina umaga sa Sunday school time. Amen? Walang bibitaw ha, lahat tayo kailangan natin ng Panginoon. At sana tulungan nyo kami sa ano. Nasakyan ha. Unless may gusto ko yung sa palagay nyo, mas gusto natin unahin. Hindi, yun na yun eh. Yung talaga yung balak dun. Kasi yung aming sasakyan, bumibigay na. Kaya, yun lang. Okay. Tayo po tayo. Let's pray. Ano, maraming salamat sa malapit na matatapos ng bilyon taon. Panginoon, maraming salamat sa aral, buhay ni Job, kung saan, Panginoon, siya ay righteous, Panginoon. Pero this time, siya po ay sinubok nyo. Kaya po nakakalam ng puso ni Job, nakita namin dito, inaaral namin to. So, ganun din nawa kami, Panginoon, hindi kami mabilis, mag-judge sa ibang tao, ganun din sa aming sarili, Panginoon. Talaga nagkamali kami. Mag-sorry sa inyo, Panginoon, sa kanilang dahil mag-sorry. But, ando po yung path forward na kami po ay pwedeng makarecover, Panginoon, gaya kay Job, Panginoon, no? Matatapos po itong libro na to ng siya'y sinubok, at siya pa'y pinagbintangan, siya po'y inalipusta na napaulit-ulit po, pangulit-ulit. So, mga kaibigan, I pray na umasa kami, Panginoon, ang hope namin ay kayo, kung ano yung dapat mangyari, kung dapat kami maparasahan, at pero makarecover, yun po ang nawa mangyari, kung dapat kami ma-vindicate, Panginoon, yung sabihin ay malaman ang kami pala, ay hindi naman katulad din sinasabi ng iba, Panginoon, yun ang nawa ang mangyari, at mabilis, Panginoon. So we pray for this church, Panginoon, na ang panalangin namin na kayo po magagabay sa amin, kayo po susunod lang sa inyong instructions, at masang kami pagpapala, Panginoon, as we end this year again, look forward to another year, Panginoon. Ang mga panalangin namin, yung fellowship, yung kasalan, Panginoon, especially ang pamilya ni Kuya June, I pray na sila po yung matiling matatag, Panginoon, magtitiwala sa inyo, Panginoon. Kami naman ay andang tumulong, Panginoon. Ganun din pong iba sa amin dito, Panginoon, na usubok din. Doon lang kami sa tama, Panginoon, habang nagtitiwala ang pagpapala ay, again, kayo pong may-ari ng lahat, kayo pong nagbibitaw niya, nagbibigay, I mean, nagdi-dispense, I pray na magtiwala kami sa inyo, Lord, at kayo po yung papatuloy na maglingkod lang. At yung mga bata, Panginoon, na andun pa lang sila sa simula ng kanilang buhay, pa-instock na puso, Lord, sila para mayanda lang sarili nila sa buhay, Panginoon, ng maayos na paglilingkod sa inyo, Panginoon, at pagpapala din, Panginoon. So, wala po, Lord, kayo maluwalhati. In Jesus' name, pray. Amen.